Badminton Equipments Review Part 1. Sa series natin na to, mag-feature tayo at magre-review ng mga rackets at iba pang mga equipments. Tara, samahan nyo ako guys! Dahil pinadalan tayo ng Upsport ng 7 racket, mga racket na nila ang una nating i-review. Sobrang dami nga, hindi ko mapili alin uunahin ko. Nagpadala nga din sila ng bag, strings, tsaka mga grips. Pero unahin natin ngayon ang Upsport, GJ, at Touch. Napapansin ko kasi yung daming interested bumili nito eh. Ito nga pala yung black variant ng Upsport GJ. Sikat tong racket na to dahil 10U lang siya. Imagine 50 grams na racket. Grabe, sobrang gaan. Head heavy rin to, kaya sakto to sa mga smashers. Flexible din nga pala yung shaft nito at full carbon yung frame. Design wise, presentable naman siya at wala akong mga comment dito dahil white ang favorite kong racket. Malinis yung pagkakapaint at wala naman chips or dents. Okay nga din yung stock grip so di ko na pinalitan. Soundcheck muna tayo ng installed string. Up to 32 daw yung tension nito pero yung naka-install parang 24 lang, ang lambot. Regarding sa performance ng racket, ilang weeks ko rin ginamit yung mga racket na to kaya tumagal yung review. Dahil mas prefer ko ang maging front player, okay na okay to sa akin dahil ang daling i-maneuver ng racket. Sobrang gaan kasi kaya ang daling maka-react. Regarding control, medyo nahirapan ako kasi yung baba ng tension ng naka-install. Siguro mas okay to kung papalitan yung stock string at tension. Lastly, regarding sa power, medyo bitin talaga kasi ang gaan eh. Kahit medyo head heavy siya, hirap pa rin ako mag-generate ng power sa backcourt. Sacrifice talaga ang power para sa speed. Pero kung smashers ka naman, baka okay lang sa'yo yun. Based on overall experience, for 1,400 pesos, mukhang okay naman to, lalo kung sanay ka sa magaan na raketa. And kung nagtitipid ka, saktong-sakto to kasi may kasama ng string at grip. Ang next naman natin ay Upsport Touch. Ang weight naman nito ay 4U or 85 grams. Flexible yung shaft at carbon yung frame. Design-wise, super aesthetic nito. Ang ganda kasi ng combination ng gold tsaka gray. Tapos may padragon pa, feeling ko nakakalakas talaga to, design pa lang. Ito yung mga racket na nakapanghinayang pag nagasgas mo sa sahig. Stock string sound check. Up to 35 daw yung tension nito pero yung naka-install para mga 27 lang. Wala siyang installed grip kaya nilagyan ko na lang nung binigay nila. Regarding naman sa performance, dahil 4U siya, mas okay to sa mga rear court player. Medyo mabigat kasi siya kaya okay siya sa mga power smash. At kung mag front player ka, dapat ready ka lagi kasi mahirap siyang i-maneuver. Buti na lang, sakto yung string tension na naka-install kasi 26 or 27 talaga yung gamit ko. Regarding sa power, madaling mag-clear dito. Mas dama mo din yung smash, ganun naman yata talaga pag heavier rackets. Overall, sakto lang naman siya sa price niya na 1,800. May installed string na rin to kaya siguro makakatipid ka din ng konti. Pero personally, gusto ko palitan yung strings kasi iba din yung feel eh. Regarding sa durability ng Upsport racket, wala pa akong masasabi kasi weeks ko pa lang sila nagamit. If ever magka-time, gagawa ko ng durability tsaka stress test ng mga rackets na to. Check the yellow basket na lang guys if ever curious kayo saan makabili ng mga Upsport racket. Ikaw, naka-Upsport racket ka rin ba? Let me know sa comment section. Thank you guys for watching. Follow for part 2.